Pagkatapos ng isang buong araw ng pag-aayuno ng mga Muslim mula sunrise hanggang sunset, ang unang kakainin ay itong prutas na tinatawag na dates. No? Ano po ba itong dates? Ito'y tinatawag na tamar sa Arabic. Original ito. Ito'y pagkain ng mga unang ano, mga propita. Itong pagkain nila na dating wala mga pagkain, mapanahon pa ng mga unang propita, ito'y kinakain nila. Ito. Bakit po kailangan dates? Actually, kung na-found out ng mga doktor din, ay ito'y napakahalaga sa katawan ng tao. Maraming maibibigay na mga vitamina sa ating katawan. Oh. So, ito pong dates na ito galing pang Saudi? Ito'y galing pa ng Saudi Arabia. Ito'y mga special na dates na pinapadala sa Pilipinas. Oh. So, sige. Pwede pong tikman? Tikman niyo po ito. Ito'y napakasarap at napakaganda sa katawan. So titikman natin ngayon itong dates. So lapit ka na lang, Errol. Tikman natin itong dates. So ito yung special dates galing Saudi Arabia. At titikman natin. May buto po ba ito? Oh, may buto. Ah, may buto. So titikman natin itong dates. Tanggalin mo na yung buto. Matamis siya. Parang sampalok na hindi maasim kundi matamis. Palagay ko pagkatapos ng isang buong araw nga ng pag-aayuno para hindi rin ma-upset yung stomach mo, no? Ito muna yung kakainin. Masarap siya. So, salamat po dito sa experience ng pagkain ng dates. Pagkatapos nitong dates, magdarasal, hindi ba? Kumain ng dates. For breakfast, breaking the fast. Itong dates, then magdarasal, and then kakain na nung iftar. Dapat ngayon ang iftar. Kaya lang iba, after maghrib na lang, after dasal. Magdarasal. Masarap siya. At sa huli, parang may lasang tsokolate rin eh. Oo, halo-halo. Matamis siya, hindi siya maasim, pero mukha siyang sampalok. Galing pang Saudi Arabia, trademark na ito na kinakain ng mga Muslim tuwing buwan ng Ramadan. So, abangan nyo pa yung iba pa namin mga storya sa Rappler ngayong buwan ng Ramadan. Ako po, si Paterno Yasmakel. See you again.